taong 1885, baryo ng Santa Lucia. Bata pa lamang si Gardo. Hindi na niya maintindihan ng kanyang ama na si Mang Tunying sa mga bagay na kinahihiligan nito. Maraming nalalaman si Mang Tunying patungkol sa hiwaga at misteryo na bumabalot dito sa mundo. Sinubukan naman ni Gardo ng paulit-ulit tanungin ng kanyang ama patungkol sa mga bagay na kanyang nalalaman, ngunit naging tikom lamang ang bibig nito pagdating sa kanyang mga katanungan. Ang tanging sinasabi lang ng kanyang ama sa kanya ay ayaw niyang madamay ang kanyang anak sa magulong mundo na kanyang ginagalawan. Naguguluhan man ng binatilyo, mas pinili na lamang niya manahimik at hindi na mangulit pa sa kanyang ama, dahil napagtanto niya na wala siyang makukuhang sagot o kahit nakatiting mang impormasyon sa mga bagay na pinagtutuunan ng pansin ng kanyang ama. Sa paglipas ng maraming taon, tumuntong na nga si Gardo sa kanyang 15 taong kulang. Ngunit kasabay nito ang misteryosong pagkawala ng kanyang ama na hanggang sa ngayon hindi niya mahanap-hanap kung saan nagtungo. Katulong na din ang mga tao sa kanilang baryo na naghahanap kahit na 5 buwan na ang nakakalipas magmula nung bigla na lamang itong mawala sa kanila. Ama, saan ka ba nagpunta? Wika pa ni Gardo sa kanyang sarili. Ginawa na ng binatilyo ang lahat upang matuntun niya ang kinuroonan ng kanyang ama. Ngunit siya'y bigong makita ito. Ang tanging pinanghahawakan lamang ng binatilyo ay ang mga kagamitan nitong naiwan sa kanilang tahanan. Bakit ganon? Ama. Paulit-ulit na naganap si Gardo sa mga gamit ng kanyang ama nang kahit isang bakas na magtuturo sa kanya sa kinaroonan nito. Ngunit wala siyang nakalap na kahit na ano. Ang tanging nahanap lamang ni Gardo na kakaiba ay ang isang libreta. May mga salitang nakasulat dito na hindi niya maintindihan. Ngunit batid ng binatilyo na sulat kamay ito ng kanyang ama. Pinipilit niyang intindihin ang mga ito. Ngunit kahit anong basa ang kanyang gawin, wala siyang maintindihan. Lumipas pa nga ang mga ilang linggo at tuluyan na ngang sinukuan ng mga tao sa baryo ni Gardo ang paghahanap sa kanyang ama. Ayaw man saktan ng mga ito ang kalooban ng binatilyo, sila na mismo ang kusang napagod sa nawawalang ama nito. Tuluyang nanlumo si Gardo dahil dito. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, isang araw, bigla na lamang lumitaw sa harapan ng pintuan ng kanilang tahanan ang isang lalaki na sa tingin ni Gardo kasing edad lamang ng kanyang ama. Naguguluhan man ang binatilyo, maayos pa rin ang kanyang naging pakikitungo rito. Ano pong kailangan niyo? At sino po sila? Iyan ang naging bungad na tanong ni Gardo sa lalaking nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. Nakatingin naman ito kay Gardo nang taimtim lamang bago napabuntong hininga at nagwika ng, "Ikaw na ba ang anak ni Tunying?" Dahil sa naging katanungan ng hindi kilalang lalaki, bigla na lamang naging alerto si Gardo sapagkat hindi niya kilala ang lalaki sa kanyang harapan.
Ngunit ang kanyang ngalan at ngalan ng kanyang ama. Katakatakang alam nito. May naramdamang kaba si Gerardo at mas pinili pa rin niyang sagutin ang katanungan ng lalaking iyon. Oo, ako nga po. Si Tunying po ay aking ama. Paano niyo po nakilala ang aking ama? At bakit niyo po alam ang aking pangalan? Naguguluhang tanong ni Gerardo. Ako si Menong. Isa ako sa mga kaibigan ng iyong ama. Dahil sa isinagot ng lalaki na nagngangalang Menong, mas lalong namuo ang maraming katanungan sa isipan ng Binatilio. Ngayon lamang niya nalaman na meron palang kaibigan ng kanyang ama na nagngangalang Menong. Sa tanan ng buhay ni Gerardo, ngayon lamang niya narinig ang pangalang iyon. Sapagkat wala namang ibang nababanggit ang kanyang ama sa kanya patungkol sa naging buhay nito, patungkol sa mga nagiging kaibigan nito, pati ang impormasyon tungkol sa kanyang ina, wala rin siyang kaalam-alam sapagkat ayaw nitong magkwento sa kanya. Ano pong kailangan nyo kay ama? Pasensya na po kayo. Wala po siya rito. Sa katotohanan nga po, ilang buwan na po siyang nawawala. At wala pong nakakaalam kung saan po siya nagpunta. Ito ang naging malungkot na pahayag ni Gerardo sa lalaking nagngangalang Menong. Gerardo, yan ang naging dahilan kung bakit ako naparito. Nasa panganib ang buhay ng iyong ama. Sa mga oras na ito, hindi ko na alam kung ano ang kanyang kalagayan. Ikaw lamang ang siyang makakatulong sa kanya. Agad namang nabuhay ng loob si Gerardo dahil sa kanyang narinig mula kay Menong, sapagkat nagkaroon siya ng pag-asa na buhay pa ang kanyang ama. Totoo po ba ka, Menong? Kung totoo po ang inyong sinasabi ka, Menong, paano ko po siya may liligtas? Ito ang nagtatakang tanong ni Gerardo pabalik kay Menong. Hindi ako makakasagot ng iyong mga katanungan, Gerardo. Kung meron mang maaaring makasagot ng lahat ng iyong katanungan, ito'y walang iba kung hindi ang iyong ama lamang. Siya lang ang maaaring makapagsiwalat sa iyo ng buong katotohanan. Kung kaya't kailangan mo nang magmadali upang siya'y mailtas. Nananalaytay sa iyong dugo ang sagot sa kaligtasan ng iyong ama, Gerardo. Mas lalo lamang gumulo ang isipan ni Gerardo dahil sa sinabi sa kanya ni Menong. Ngunit hindi niya ito mapagtuunan pa ng pansin sapagkat ang kanyang buong atensyon nakatuon lamang sa kung paano at saan siya magsisimula upang mailigtas ang kanyang mahal na ama. Kung gayon, sabihin niyo po sa akin kung paano ko po maililigtas ang aking ama at kung saan po ako magsisimula. Wika pa ng Binatilio. Sa bundok ng Paganson, doon mo matatagpuan ang isang mutya. Ang mutyang iyon ang magsisilbing katuwang mo
upang makipaglaban sa mga engkanto na iyong makakasagupa upang mailigtas ang iyong ama. Engkanto? Oo. Tama ang iyong pagkakarinig. Nasa kamay ng mga engkanto ang iyong amang si Tunying. Napagulo si Gardo sa kanyang buhok sapagkat ngayon mas lalo siyang naguluhan patungkol sa kanyang pagkatao, sa kung anumang meron sa buhay ng kanyang ama noong binata pa lamang ito at hindi pa siya ito nagiging anak. Sandali po. Hindi ko po alam. Nalilito po ako. Hindi ko na po alam ang gagawin. Maraming katanungan ang muling gumulo sa isipan ni Gardo dahil sa kanyang mga nalaman. Ang kanyang mahal na ama nasa kamay ng mga engkanto at kailangan niya ng agimat na matatagpuan sa bundok ng Paganson upang magawa niyang iligtas ito. Lahat ng ito, hindi agad maiproseso ni Gardo nang siya'y hawakan ni Menong sa kanyang dalawang balikat. Makinig ka sa akin ng mabuti, Gardo. Hindi ko alam kung ano mga bagay na itinatago sa iyo ng iyong ama. Ngunit hindi mo na muna dapat pang isipin na ika'y pinagtataguan niya patungkol sa mga bagay na meron ka namang karapatang malaman. Ang kailangan mong unahin ngayon ang paglalakbay na iyong gagawin upang mailigtas si Tunying. Naiintindihan mo ba ako, Gardo? Isantabi mo muna ang mga bagay na yan. Nahihirapan man ang binatilyo, ngunit tama ang mga sinabi ni Menong. Kinakailangan niyang pagtuunan muna ng pansin ang pagliligtas sa kanyang ama. Paano ko po ba matutuntun ang bundok ng Paganson? Saan ko po kaya ito matatagpuan? Mga tanong ni Gardo. Upang makarating ka sa bundok ng Paganson, kinakailangan mong tawirin ang dagat ng bugso. Kailangan mong mag-ingat. Binabalaan na agad kita, Gardo. Ang dagat ng bugso, hindi lamang pangkaraniwan. Tahanan ito ng mga engkantong tubig. Kaya rin ito tinawag na bugso sa kadahilan ng ang agos nito, pabago-bago at pabugso-bugso. Marami ng inang kinabuhay ang dagat na iyon, kung kaya't kilala rin ito sa isa sa pinakakinakatakutan lugar. Napabuntong hininga naman si Gardo nang kanyang marinig ang paliwanag ni Kamenong. Tila hindi magiging madali ang pakikipagsapalaran at paglalakbay ng pinatilyo upang mailigtas ang kanyang ama. Hindi niyo po ba ako sasamahan, Kamenong? Gustuhin ko man iyo, ngunit hindi maaari. Sapagkat meron mga bagay pa ako na aking dapat unahin upang makatulong kay Tunying. Magkahiwalay man tayo ng landas na tatahakin, ngunit iisa lamang ang dahilan ng ating gagawin. At iyon ay walang iba kung hindi ligtas ang iyong ama. Sagot ni Menong sa binatilyo. Kung gayon po, magsisimula na po akong maglakbay. Hindi ko po alam kung hanggang kailan po kakayanin ni ama na bihag siya ng mga engkanto.
Kaya't maglalakbay na po ako sa lalong madaling panahon. Mahabang salaysay ni Gardo. Oo, Gardo. Ito ang pinakamabilis at pinakamabisang paraan para mahanap at mailigtas natin si Tunying. Kaya't mag-iingat ka. Hangad ko ang iyong tagumpay, Gardo. Mga wika ni Kamenong at tinapik nito ang kanang balikat ni Gardo. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagpaalam na si Kamenong kay Gardo at agad nang nagtungo at umalis ng kanilang baryo. Nang hindi na mahagip ng paningin ni Gardo si Kamenong, agad na siyang pumasok sa kanilang tahanan upang magtingin ng mga gamit na kanyang maaaring madala sa kanyang magiging paglalakbay patungo sa dagat ng bugso. Sa hindi malamang dahilan, kusang dinala ng kanyang mga paa si Gardo patungo sa silid ng kanyang ama. Nang siya'y makarating dito, agad siyang dumiretso sa aklat na itim na kanyang nakita nang minsang binisita niya ang silid nito upang maghanap ng magiging palatandaan patungkol sa kanyang pagkawala. Mukhang kinakailangan kong dalhin tong libreta na to. Hindi maintindihan ni Gardo, ngunit tila may nagsasabi sa kanya na kunin niya ang libreta. Tila may nag-uudyok sa kanya na kinakailangan niya itong dalhin. Hindi na nagsayang ng oras si Gardo at agad niyang kinuha ang libreta at pagkatapos noon, agad na siyang lumabas ng kanilang tahanan. Nang siya'y makalabas na, walang lingon siyang naglakad patungo sa kagubatan na kanyang kailangang lampasan upang marating ang pampang ng dagat ng bugso. Kailangan ko nang magmadali. Kinakailangan na ako ni Ama. Hindi rin namang gaanong nagtagal si Gardo sa loob ng kagubatang iyon sapagkat mabilis niyang natonton ang kinoroonan ng nasabing dagat. Nang siya'y makarating na sa pampang, agad na sumalubong sa kanya ang magandang panahon. Tila ba napakaaliwalas ng lahat at napakapayapa? Tila ba ayaw ng maniwala ni Gardo kay Kamenong patungkol sa sinabi nito na marami nang nang-aangkin ng buhay ang nasabing dagat? Totoo bang marami nang nag-ali ng buhay sa dagat na to? Parang di naman totoo. Ang payapa nga dito. Maya-maya pa, nakakita siya ng isang bangka sa may gilid ng pampang. Nagtataka man ang binatilyo, agad niya itong nilapitan sapagkat ito lamang ang tanging paraan upang makatawid siya sa dagat na iyon at kanyang matuntun ang sinasabing bundok ng Paganson. Nang tuluyan nang makalapit si Gardo sa bangkang iyon na kanyang namataan, saka lamang niya nakita ang isang puting kalapate na nakadapo sa loob nito. Bakit may ibon dito? Kaibigan, mukhang nagpapahinga ka sa bangka ah. Pasensya na sa abala. Sinubukan niya itong lapitan at hawakan at ganoon na lamang ang kanyang naging pagkagulat sapagkat hindi lamang ito natinag sa kanyang pagdapo. Bagos. Napadapo pa ito sa kanya. Dahil dito, natuwa si Gardo. Mukha namang hindi ka natatakot sa akin kung kaya't isasama kita sa aking paglalakbay.
Wika ni Gardo sa puting kalapate, kahit na alam niya na hindi ito magagawang sumagot sa kanya. Agad na sumampa si Gardo sa bangka at sinimulan niyang kalagin ang tali nito. Nang magawa na niya iyon, agad niyang kinuha ang sagwan at kaagad itong ginamit upang umusad ang bangkang kanyang sinasakyan. Nung una, nahihirapan ang binatilyo sa pagsagwan. Yun ang bagay na napagtanto ni Gardo. Ngunit sa tuwing maiisip niya ang panganib na maaari niyang kaharapin dito sa dagat ng bukso at bundok ng Paganson, kaagad niyang napapansin na tila mas madali pang magsagwan na lamang. Mga engkanto ang kakaharapin. Kung pagsasagwan lang, mas pipiliin ko nang gawin to. Wika pa ni Gardo sa kanyang sarili. Kapansin-pansin din sa paningin ni Gardo ang payapang tubig ng dagat. Ni hindi man lamang ito gumagawa ng kahit na anong tunog mula sa alon nito. Ngunit lahat nagbago nang bigla na lamang dumilim ang kalangitan. Oh, teka. Bakit biglang dumilim? Ang kaninang mapayapang kalangitan tila pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa bigla ang paglitaw ng masamang panahon. Huh? Bakit tila parang may bagyo? Para bang naging gabi na noon at natabunan na ng tuluyan ng makulimlim na kaulapan ang haring araw. Bigla rin lumakas ang hangin sa kapaligiran ni Gardo. Ang kaninang payapa at tahimik na karagatan. Bigla na lamang lumakas ang bawat hampas ng mga alon na siyang nagpahirap sa binatilyo upang manatiling nakasakay sa bangka. Bakit ganito? Biglaan ata ang pagbabago ng panahon. Nahihirapan man, ipinagpatuloy pa rin ni Gardo ang kanyang pagsasagwan kahit na nababalot na siya ng takot dahil sa bigla ang pagbabago ng panahon. Napatingin naman siya sa kulay puting kalapate na nasa kanyang tabi, ngunit tila hindi man lamang ito naaapektuhan sa nangyayari. Sapagkat hindi man lang ito natitinag sa naging pagbabago ng panahon. Sa patuloy na pagsasagwa ng binatilyo, bigla na lamang nabali ang sagwan na kanyang gamit-gamit. Sapagkat nung oras na sinubukan niyang isagwan iyon, tila ba may matigas na bagay itong tinamaan sa ilalim ng dagat na naging dahilan para masira ito. Naku po, lagot na. Nasira ang sagwan. Maya-maya pa, lumitaw sa kanyang harapan mula sa ilalim ng karagatan ang isang malaking bato. Marahil, dito tumama ang kanyang sagwan na ginagamit kung kaya ito nasira. Sa pag-angat ng malaking bato mula sa kailaliman ng karagatan, doon lamang napansin ni Gardo na sa ibabaw nito mayroon isang lalaking hindi maipaliwanag ang anyo. Tao ba yan? Anong nilalang yan? Ang itsura nito ay isang lalaki, ngunit ang kanyang kaanyuan may wangis ng sa isda na siyang nagpapagulo sa isipan ni Gardo. Bakit ganyan ang balat niya? Kawangis ng kaliskis ng isda. Kapansin-pansin din dito ang kanyang mga palikpik at hasang. Dito ay sumagi sa isipan ng binatilyo
ang sinabi ni Kame nung patungkol sa mga elemento ng tubig na naninirahan doon at siyang kumakamkam sa buhay ng mga taong napapadpad sa karagatang iyon. Sa palagay ko, ito na yung engkantong tinutukoy ni Kameno na kumukuha ng buhay ng marami. Kinakabahan man, tinapangan ni Gardo ang kanyang sarili at hindi niya binali ang kanyang tingin sa pagtitig sa elemento ng tubig. Matapang ka, bata. Nagawa mo kong harapin kahit alam mo na hindi mo ko kayang tapatan. Ito naging pasimula ng kakaibang nilalang sa harapan ni Gardo. Ipagpaumanhin niyo po ang aking panghihimasok sa inyong teritoryo. Hindi ko po ito ibig na gawin. Ngunit kailangan ko lamang po makapunta sa bundok ng Paganson. Para magawa ko po iyon, kinakailangan ko pong dumaan dito sa inyong teritoryo. Ito ang naging magalang na pananalita ni Gardo sa elemento ng tubig na nasa kanyang harapan. Bahagya namang nagulat ang nilalang na iyon. Hindi siya kaagad nakapagsalita sapagkat ngayon lamang siya nakatagpo ng isang katulad ni Gardo na nagpakita ng paggalang at pagrespeto sa kanya. Nang makabawi naman ang nilalang, kaagad itong tumikhim at muling tumingin ng seryoso kay Gardo. Kakaiba kang tao. Iba ka sa mga taong nakilala ko na puro takot lamang ang ipinapakita sa akin. Mga wika ng nilalang. Batid ko po kasi na ako ay mayroong pagkakamali sapagkat nang himasok po ko sa inyong lugar na inyong iniingatan at nasasakupan na walang pahintulot. Kung kaya po, muli po akong humihingi ng paumanhin sa inyo dahil sa aking naging kapangasan. Muling paghingi ng paumanhin ni Gardo sa naturang nilalang. Ano ba ang iyong sadya rito? At bakit nais mo makarating sa bundok ng Paganson? Tanong ng elemento ng tubig kay Gardo. May kailangan po kasi akong makuhang agimat sa bundok na yon. Magagamit ko upang mailigtas po ang aking ama. Nasa panganib po siya. Natawak po siya ng mga engkanto. Ito ang naging sagot ni Gardo sa katanungan ng nilalang. Binata, maaari kitang palampasin. Ngunit may kapalit ang aking pagtulong. Nang sambitin iyon ng nilalang, kaagad na nagliwanag ang mukha ni Gardo. Ano po ang kapalit? Tanong ni Gardo. Upang ito'y aking palampasin rito, ano ang maaari mong ibigay sa akin? Kapalit noon. Paliwanag ng nilalang. Napaisip naman si Gardo sa naging katanungan ng nilalang. Wala siyang kahit na anong dala na maaaring maging kapalit para sa negosasyon nila ng naturang elemento. Maya-maya pa, bigla na lamang sumagi sa isipan ng binatilyo ang libreta ng kanyang ama. Napaisip siya na marahil ito ang dahilan kung bakit parang may nag-uudyok sa kanya na dalhin ang libreta noong siya'y papaalis na ng kanilang bahay. Agad naman itong inilabas ni Gardo at ipinakita sa elemento ng tubig.
Nanlaki naman ang mga mata ng elemento nang makita niya ang inilabas ng binatilyo na lipweta. Agad siyang tumalon paalis sa malaking batong kanyang kinapupwestuhan at kinilalagyan. At agad siyang sinalo ng tubig ng karagatan at inilapit kay Gardo. Nang tuluyan nang makalapit ang elemento kay Gardo, kaagad nitong hinablot sa kanyang aklat na itim at tahasan niya itong pinagmasdan at hinawakan na tila kilala niya ang aklat na iyon. Paano napunta sa iyong aklat na ito? Saan mo ito nakuha? Ang naging tugon ng elemento kay Gardo. Pagmamayari po yan ng aking ama. Hindi ko po maintindihan ngunit kanina tila may nag-uudyok sa akin na dalhin ang libretang iyan. Muli namang napatingin ang nilalang kay Gardo dahil sa mga sinabi nito. Ang totoo, pagmamayari ng aming lahi ang aklat na itim na iyan. Napunta lamang ito sa mga tao matagal ng panahon ang nakakalipas. Sapagkat sila'y naging kahamat sa kapangyarihan. Hindi sila nakontento sa mga bagay na aming itinuro sa kanila. Noong mga panahon magkakasamang naninirahan pa ang mga engkanto at ang mga tao. Paliwanag ng nilalang na siyang gumulat kay Gardo. Sinong mag-aakala na ang elemento pala ng tubig na iyon ang siyang tunay na nagmamayari ng aklat na itim at minsan na rin naging payapa at nagkakaisa ang mga engkanto at mga tao? Kung gayon, inyo po pala yan. Kaya siguro parang may bumubulong sa akin na dalhin ang libreta dahil sa kadahilan ng nais niyang bumalik sa nilalang na totoong nagmamayari sa kanya. Wika naman ni Gardo. Dahil sa sinabi ni Gardong iyon, hindi na mapigilan ng elemento ng tubig na magtiwala sa kanya. Nakikita niya ang pagiging mabait, puro at inosenteng bata ni Gardo na siyang labis na ikinatuwa ng elemento ng tubig sapagkat ngayon lamang siya nakakakilala ng isang taong may paggalang at pagrespeto sa mga nilalang na kauri niya. Kung gayon, sige na, makakatuwid ka naman palapat ligtas sa kalagatang ito. Wika ng elemento. Ikinumpas nito ang kanyang kamay at bigla na lamang nawala ang masamang panahon at bumalik sa kaninang maaliwalas na kapaligiran. Kita na rin ang binatilyo ang magandang sinag ng araw. Nawala rin ang malalakas at rumaragas ang alon sa karagatan. Bumalik ang kapayapaan nito. Pagkatapos noon, tila dinala ng tubig ang bangka na sinasakyan ni Gardo sapagkat kusa na itong umaandar patungo sa direksyon kung saan natatanaw ni Gardo ang bundok ng Paganson. Bago pa man siya tuluyang makalayo, may isa pang bagay na sinambit ang elemento na siyang nagpagulo ng kanyang isipan. Siya nga pala binatilyo. Huwag ka masyadong magpakampante sa mga nilalang na nasa paligid mo. Hindi mo alam kung sino ang mga totoo sa'yo. Huwag na huwag kang magtitiwala agad. Sambit ng nilalang na pahina na ng pahina sapagkat si Gardo palayo na ng palayo rito. Hindi naman maintindihan ni Gardo
kung bakit nasabi iyon ng nilalang. Ngunit malaki pa rin ang kanyang pasasalamat dito dahil hinayaan siya nitong tumawid ng matiwasay sa karagatang iyon. Napatingin naman ang binata sa kanyang tabihan at naroon pa din ang puting kalapate na ngayon nakatingin pa rin sa kawalan. Hindi niya maintindihan kung anong meron sa puting kalapating iyon na patuloy siyang ginagabayan at hindi umaalis sa kanyang tabi. Tila wala itong naging reaksyon sa lahat ng kanilang pinagdaanan, lalo nang sumama ang panahon kanina. Tila wala man lang itong kapaki-pakialam sa kanilang paligid, para bang hindi ito naintimida sa pangit ng panahon at pagsubok na kanilang hinarap kanina. Ipinagkibit-balikat na lamang ito ni Gardo sapagkat hindi rin nagtagal. Nakarating na sila sa kabilang pampang ng karagatan ng bukso. Kaagad na bumaba ng bangka si Gardo nang ano rin na ang bangka sa tabihan ng karagatan. Nang siya'y makababa na roon, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang binatilyo at agad na niyang pinasok ang kagubatan. Kailangan ko na mahanap ang mutya. Sa kanyang pagpasok roon, tila naging madilim ang lahat sapagkat natatakluban ng naglalakihang mga puno ang sikat ng araw. May liwanag pa rin, ngunit tila maghahapon na noon dahil sa mga naglalakihang mga puno. Sumalubong din kay Gardo ang malamig na simoy ng hangin na siyang gumagapang sa kanyang buong katawan at nagbibigay sa kanya ng panginginig. Ang lamig naman dito. Pakiramdam ng binatilyo, may mga matang nakamasid pa sa kanya kahit saan siya magpunta. Kinakabahan man ng binata, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakbay. At habang palalim siya ng palalim sa kagubatan, doon din niya napapansin na mas dumidilim ang kapaligiran sapagkat mas matatayog na ang mga punong naroon. Patuloy lamang si Gardo sa kanyang paglalakad, ngunit sa hindi niya inaasahang pagkakataon, may isa na namang nilalang na kulay luntian ng balat at tila ugat ng puno ang kanyang mga buhok na bigla na lamang lumitaw sa harapan ni Gardo. Walang ano-ano, binigyan siya ng malakas na pag-atake. Dahil dito, tumalsik si Gardo sa may hindi kalayuan. Ngunit ang kanyang ipinagtataka, hindi ganoon kasakit ang kanyang naramdaman mula sa suntok na iyon na kung tutuusin, kaya na siyang patayin base sa lakas na kanyang naging pagtalsik. Teka, bakit ganoon? Bakit parang kaya kong hindi nung pag-atake niya? Napalingon na lamang ang binatilyo sa kinoroonan ng engkanto na umatake sa kanya. At doon niya nasilayan ang walang reaksyon nitong mukha. Tila ba desidido ng nilalang sa kanyang binabalak ang pagpatay kay Gardo? Papatayin kita, bata. Magtago ka na. Hindi naman alam ni Gardo kung ano ang kanyang gagawin sapagkat hindi naman siya katulad ng mga engkanto na mayroong kapangyarihan at pambihirang lakas.
Dahil sa patuloy na iniisip ng binata, hindi na niya napapansin ang mga biglaang pagsugod sa kanya ng engkanto at ang paglitaw nito sa kanyang likuran. Tapos ka na, bata. Muli na naman itong binigyan ng isang malakas na suntok. Ngunit katulad lamang ng nangyari kanina, hindi ito masyadong ininda ni Gardo. Parang hindi naman masakit yung pag-atake niya. Hindi alam ni Gardo kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi pa rin niya dapat hayaan na magtagal ang pagbibigay sa kanya ng engkanto ng pinsala. Sapagkat sa oras na magtagal pa ito, may posibilidad na mapuruhan din siya. Pero hindi dapat palagi kong sinasalo na lang ang pag-atake niya. Kailangan kong umiwas. Sa muling pagkakataon, muling sumugod ang engkanto kay Gardo. Ngunit kaibahan sa kanina, nasa bayan na ng paningin ni Gardo ang kilos nito. Binigyan ng nilalang si Gardo ng mga suntok at sipa. Ngunit nasasalag na iyon ng binata. At kung minsan, kanya pang naiiwasan. Maya-maya pa, bigla na lamang itong napunta sa kanyang likuran. Ngunit mabilis namang nakaalis si Gardo Ron. At siya naman ngayon, ang nasa likuran ng nilalang. Pagkatapos gawin ni Gardo iyon, kaagad niyang hinawakan ang ulo ng nilalang at ipinihit ito sa magkabilang direksyon na naging dahilan upang mapabagsak niyang nilalang. Hindi alam ni Gardo kung napas lang ba niyang engkanto. Ngunit maya-maya pa, kaagad na lamang itong nilamon ng lupa. Bigla siyang nilamon ng lupa. Masama ang kutob ko. Kinakailangan ko ng mahanap ang mutya. Hindi pa man gaanong nakakabawi si Gardo. Dahil sa hindi maipaliwanag na naging pagbabago sa kanya, bigla namang lumitaw sa kawalan ang puting kalapate at muling tumapo sa kanyang balikat. Kailangan na natin magmadali. Nang sa gayon makuha na natin ang mutya at mailigtas na si Ama. Hahawakan na sana ito ni Gardo nang bigla na lamang itong nagliwanag na naging dahilan ng kanyang pagtakip ng mga mata. Bakit ka nagliliwanag? Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang liwanag na siyang sumisilaw kay Gardo sa hindi niya inaasahang pagkakataon. Lumabas si Kamenong. Pagkatapos noon, walang pagdadalawang isip na sinakal ni Kamenong si Gardo at inangat iyon sa lupa. Kamenong, bakit? Hindi naman agad nakapumigla si Gardo sapagkat hindi niya sukat akalain na magagawa siyang atakihin ni Kamenong. Kamenong, anong ginagawa niyo? Bakit niyo po ito ginagawa? Pinilit ni Gardo na magtanong kahit na nahihirapan siya sa ginagawa ni Kamenong. Nang mga sandaling iyon, nahihirapan na din siya makahinga. Bakit nasa iyo ang pangilang kidlat? Paano mo yun nakuha? Hindi kita nakitang may kinuha na kahit ano rito sa bundok ng Pagansan. Kung kaya't paano? Paano napunta sa iyong katawan ang pangilang kidlat? Nang gagalaiting tanong ni Menong kay Gardo.
Ngayong malino na kay Gardo ang lahat. Inutusan lamang siya ni Kamenong na magpunta roon upang kuhanin ang pangilang kidlat at pagkatapos, siya nang makikinabang nito. Ginamit lamang siya ni Kamenong para sa agimat at kapangyarihang tinataglay ng pangilang kidlat. At base sa nakita ni Gardo na kapangyarihang ipinamalas ni Kamenong, hindi malabo na isa rin itong engkanto. Ngunit ang nakapagtataka ay ang sinasabi ni Kamenong patungkol sa pangilang kidlat na nasa katawan daw ni Gardo. Ito ang bagay na kanina pa gumugulo sa isipan ng Binatilyo kahit nasakal-sakal siya ng lalaki. Paanong nangyaring ang agimat na siyang dapat ipinunta niya sa bundok ng Paganson? Nasa loob na pala ng kanyang katawan. Labis na naguguluhan si Gardo. Hindi niya maintindihan ang lahat. Ngunit isa lamang ang kanyang nasisiguro. At iyon ay walang plano si Kamenong na siya'y patakasin pa. Kahit na anong mangyari, papatayin siya ni Kamenong, makuha man ito o hindi, ang pangilang kidlat mula sa loob ng kanyang katawan. Dahil sa pangyayaring iyon, sinimula ni Gardong magpumiglas mula sa mahigpit na pagkakasakal ng lalaki sa kanya. Pakawalan mo ako! Noong una, hindi pa matinag si Kamenong sa ginagawang pagpupumiglas ni Gardo. Dahil sa angkin nitong lakas. Ngunit maya-maya pa, tila ba nadagdagan ng lakas si Gardo at nagawa niyang tanggalin ang pagkakasakal sa kanya ng lalaki. Pagkatapos noon, kaagad na binigyan ni Gardo ng isang malakas na suntok si Kamenong na agad nitong naiwasan. Napatalon palayo si Kamenong kay Gardo at tumingin sa kanya ng masama. Nasa iyo ang pangilang kidlat. Ibigay mo sa akin yan. Hindi makapaniwala si Kamenong na sa loob lamang ng saglit na panahon, tuluyan ang nagagamay ng katawan ni Gardo ang kapangyarihan ng mutya ng pangilang kidlat. Ang tanging nasa isipan lamang ni Kamenong sa mga panahong iyon, walang iba kung hindi ang paslangin si Gardo upang makuha ang mutya. Hindi niya alam kung paano napunta kay Gardo ang pangilang kidlat. Gayong nasubaybayan naman niya ang paglalakbay nito at niminsan, hindi niya ito nakitang nilapitan ng agimat. Ito ang isa sa mga malaking palaisipan ni Kamenong. Hindi niya batid kung paano napunta kay Gardo ang naturang mutya. Gayong lagi lamang siyang kasama nito bilang isang puting kalapate. Paano napunta sa kanya yon? Inoobserbahan ko siya magmula nung nakasama ko siya sa paglalakbay papunta rito. Paano nangyari yon? Dahil sa pag-iisip ni Kamenong, hindi na niya napansin pa nang bigla na lamang umatake si Gardo patungo sa kanyang kinaroonan. Tumalon ng napakataas ang binatilyo at agad na binigyan ng malakas sa suntok si Kamenong na siya namang naiwasang muli ng lalaki. Dahil sa lakas na pinapakawalan ni Gardo, halos naglilikha na ito ng mahihinang pagyanik ng lupa. Hindi maintindihan ng Binatilyo, ngunit tila may kakaibang puwersa sa kanyang kaloob-looban na siyang nagpupumilit na makalabas at siyang tumutulong sa kanya
upang labanan si Kamenong. Anong kapangyarihan to? Bakit bigla ako nagkaroon ng ganito? Hindi pa man nakakabawi si Kamenong, kaagad na muling sumugod si Gardo sa kanya. Nagsimulang magpalitan ng suntok at sipa ang dalawa. Kung kanina, nahihirapan pa ang binatilyo na makipagsabayan kay Kamenong, ngayon naman, tila ba kayang-kaya na niyang talunin pa ito sa mano-manong labanan. Hindi rin nagtagal, nakabawi na rin si Gardo at nakapagpatama pa siya ng isang malakas na suntok sa mukha ni Kamenong na siyang naging dahilan para mapuruhan ito. Ang lakas niya. Hindi makapaniwala si Kamenong na nagagawa siyang saktan ni Gardo. Hinawakan ni Kamenong ang pisngi niyang tinamaan at ganun na lamang din ang kanyang galit. Sinong mag-aakala na kaya siyang saktan ng 15 taong gulang na binatilyo? Bigla na lamang nagpalabas ng itim na aura si Kamenong na siyang bumalot sa paligid. Naguluhan naman si Gardo nang dahil sa pangyayaring iyon at hindi niya namalayan ang naging paglapit sa kanya ng itim na aura na siyang naging dahilan naman para mahirapan siyang huminga. Ano to? Anong mayroon sa aura niya? Hindi ako makahinga. Sinubukan ng binatilyo naman laban. Ngunit kahit anong gawin niya, wala siyang magawa sapagkat mismong ang kanyang diwa na ang inaatake ng itim na aura at hindi lamang ang kanyang pisikal na pangangatawan. Maya-maya pa, nakarinig ang binatilyo ng isang malakas at umaalingaw-ngaw na halakak sa itaas na bahagi at doon niya nakita si Kamenong. Dahil doon, mas lalong napalitan ng galit ang nararamdaman ni Gardo, lalo pat niloko siya nito. Magpabayad ka! Maya-maya pa, bigla na lamang may tumubong naglalakihang mga ugat sa likod ni Gardo at sumugod ito patungo sa kanyang likuran. Ngunit bago pa man ito tumama sa likod ng binatilyo, agad na itong naramdaman ng agimat na siyang nasa katawan ni Gardo. Mabilis na nakagalaw si Gardo na singbilis ng kidlat at naiwasan niyang tumama ang pag-atake ng mga ugat. Hindi naman maipinta ang mukha ni Kamenong sa pangyayaring iyon. Dahil sa pagkakataong iyon, ganap nang tinanggap ng katawan ni Gardo ang pangilang kidlat at mahihirapan na siyang agawin iyon mula sa binata. Naging isa na sila. Kung hindi mapapasa akin ang mutyang iyan, mabuti pong patayin na lang kita. Agad na sumugod si Kamenong habang nakaangat pa rin ito sa ere. At dahil sa kanyang kapangyarihang pinapakawalan ang itim na orang iyon, mas lalong tumindi at naging mabagsik. Naging alisto naman si Gardo at inabangan niya ang paglapit ni Kamenong. Nang tuluyan ang magtagpo ang kanilang landas, nabalot ng itim na puwersa ang kamao ni Kamenong at handa itong isuntok kay Gardo. Ngunit sa pagkakataong iyon, agad ding binalutan ang kamao ni Gardo ng liwanag na tila bakitlat. Nang mga oras na yon, nagbanggaan ang kanilang mga kamao.
Kaagad itong lumikha ng napakalakas na pagsabog at makapal na alikabok sa kanilang buong paligid. Nang tuluyan ng mawala ang alikabok na iyon, nakita ni Gardo si Kamenong na nakahandusay sa lupa. Ito ay marahil dahil sa pangilang kidlat, sapagkat noong mga panahong iyon na magtagpo ang kanilang kamao, tila nagpaulan ang kalangitan ng marami pang kidlat na siyang tumama kay Kamenong. Napaupo na lamang si Gardo sa lupa noon, ngunit sa hindi niya inaasahang pangyayari, bigla na lamang lumitaw ang elemento ng tubig na kanyang nakadaupang palad sa dagat pugso. Magaling at napagtagumpayan mo ang pagkikipagsanib persa sa agimat na aking ipinagkalog sa'yo. Ito ang naging bungad ng elemento ng tubig kay Gardo, na siyang nagpaliwanag ng lahat kung bakit siya nagkaroon ng pambihirang kakayahan. Kung gayon, sa inyo nang galing ang... Naputol na tanong ni Gardo sa nilalang. Ganun nga. Marami ang nag-iisip na ang mutya ng pangilang kidlat nasa bundok ng pagansyon. Ngunit hindi nila alam. Pinangangalagaan ko ito sa karagatan ng bukso. At tanging ikaw lamang ang aking nakita na may potensyal na makagamit ng kabuuang lakas nito. Hindi ka isang pangkaraniwang tao. Gardo, nananalaytay sa iyong dugo ang dugo ng isang engkantado. Totoo na sa kamay ng mga engkanto ang iyong ama base sa aking mga nakalap na impormasyon tungkol sa iyo. At handa kitang tulungan upang mahanap siya. Paliwanag ng nilalang. Dahil sa isiniwalat ng elemento, mas lalong nadagdagan ang palaisipan ni Gardo na tumatakbo sa kanyang isipan. Ngunit isa lamang ang kanyang masisiguro. Meron na siyang kapangyarihan ngayon at kailangan na niya iyong magamit para sa ikabubuti ng nakakarami. Magpahanggang sa ngayon, hindi na nahanap ni Gardo ang kanyang nawawalang ama. Ngunit isa lamang ang kanyang natagpuan. Ang pagkakaroon ng responsibilidad na pangalagaan ang sangkatauhan laban sa mga masasamang elemento na handang magasik ng lagim at magpalaganap ng kasamaan. Grabe, ang daming pinagdaanan ni Gardo, pero bandang huli, hindi niya pa rin nahanap yung tatay niyang nawawala. Sa tingin niyo mga kapepe, saan kaya nagpunta yung tatay ni Gardo na si Katunying? Ah, Mang Tunying pala. Pasensya na mga kapepe. Pero bago natin tapusin yung video na to, shoutout ko muna yung mga nagpapa-shoutout dyan. Shoutout kay Dorano Kasiple, boxing coach sa Tambakan, Iligan City. Shoutout din po kay Lauren Mendez. Shoutout po kay Minecraft 381 Gaming. Shoutout po kay Ma'am Gina Azul. Shoutout po kay Ma'am Carol Manzano Abrigo.
Shoutout po kay Mirna Castro. Sinisigaw ko din po si Violeta Largo. Shoutout po kay Ma'am Jennifer Infante ng Negros Occidental. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat din po sa inyong pakikinig dyan kay Ma'am Esperanza Bedford. Thank you po. Habang nagtatrabaho daw si Ma'am, nakikinig ng kwento natin. Shoutout po kay Sir Dennis Balanay ng Zamboanga del Norte. Kay Sir Valdayot, shoutout po. Nakikinig po dyan sa Melter Steel Corporation, dyan sa Pampanga. So ayun mga kapepe, no? Kung nagustuhan nyo yung kwento natin ngayon, pakilike naman tong video. At kung may mga suggestion o komento kayo na gusto nyo sabihin sa akin o dito sa kwento nating tampok ngayon, comment nyo lang sa baba. Magbabasa kami. Isama nyo na din yung kung taga saan kayo. Nang sa gayon, malaman namin kung hanggang saan inabot nitong kwento natin ngayon. Yun lang mga kapepe. God bless you all. Ingat kayo palagi. Bye-bye.